Magandang araw po mga ka-farm. Muli, welcome to my channel and welcome to Ka-Farm TV Mingo Protocol Demo. Ayan. Ngayon, update lang po. Ngayon po ay 114 days ng atin pong demo area. At ngayon po ay May 20. So, ito po ay inindos natin ng January. So, hindi lang po na-print yan during that time na pinagawa natin yung tarpaulin dahil naging tentative po yung date ng ating spray. So, tayo po ay nag-indos dito ay January 26. Yan, nasa YouTube channel po natin yan. Yun pong ating pag-i-indos. So, ito po yung ating pong tarpaulin dito po sa ating pong Ka-Farm TV Mingo Protocol Demo. So, yung tarpaulin po natin, makikita nyo, about, yan po ay about lahat po sa farming. So, may background po tayo sa paghahayupan, sa palay, sa manok, sa isda, yan. At syempre, tayo po ay nag-concentrate sa mangga. So, nag-concentrate po tayo sa mangga sa kadahilanan po na ito po yung naging content ng atin pong accidental vlog. So, accidental vlog kasi hindi naman po talaga ako isang vlogger na ginawa ko lang po itong proseso para mas madali po ang sharing at mas madali ko pong maipaalam at maipaunawa sa atin pong mga solid ka-farm kung paano po yung ating mga ginagawa sa panahon po ng atin pong pagmamangga. So, disclaimer sa lahat po ng may-ari ng iba't ibang mango protocol. Ang inyo pong ka-farm ay hindi po isang eksperto. Ang inyo pong ka-farm ay hindi rin po perpekto. Pero pagdating sa mangga, ang inyo pong ka-farm ay hindi na po bagito. So, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel, please subscribe sa YouTube, Ka-Farm TV. Ayan. At nandun po yung iba't ibang proseso ng atin pong mga protocol na ginagamit sa atin pong demo. So, ang atin pong demo ay sumentro ngayon sa matinding atake ng hoppers at kurikong. So, dito po sa area na to, ginamit ko po yung sarili ko pong protocol, sarili ko pong mixing, at from day 1 up to present, ito po ay under my monitoring, at syempre, ang akin pong mga Ka-Farm TV sprayman under po my supervision. So, ayan. So, ipapakita ko po sa inyo, ito po, yung atin pong mga soon to harvest na 50 fruit bearing trees. Ayan. So ito po ay isang area na for rehabilitation pero ginawa po nating rehabilitation with production. So ito po ay dumating tayo ay sirang-sira ang area na to. Puro atake ng kurikong, puro atake ng hoppers, puro fungus na ang ginawa po natin dito ay inisa-isa po natin na ayos una yung pamumugad po ng insekto dito at yun nga po yung pagkakaroon ng napakatinding fungus. So para patunayan ko po sa inyo kung gaano katindi ang atake dati ng kurikong dito, ayan. Ayan po na nung unang dating ko dito ay sinasabi po nila na wala daw po ditong kurikong. Kaya yung amin pong off-season dito na tayo po ay tinanggap yung challenge sa ating pong ilang mga bashers na wala daw pong kurikong sa ating area, na yun daw pong kurikong na umaatake sa dahon ay hindi daw po umaatake sa bunga. So pinagbigyan po natin yung ilang mga eksperto at magagaling sa pagmamangga. Sinunod po natin sila na hindi po tayo mag-spray ng panlaban sa kurikong. Kaya yung demo po natin ng off-season ay tayo po ay nasiraan po ng bunga. So inagapan lang po natin. Once nung time po na napatunayan natin na yung umaatake sa dahon ay possible sila din yung umatake sa bunga. So, pinagbigyan po natin sila. At ngayon pong time na to ay hindi po natin hinayaan na hindi po tayo ang masusunod. Ayan. Ito po ay matindi ang atake ng kurikong, matindi ang atake ng hoppers dati. Pero ginawan po natin ang paraan sa atin pong sariling mango protocol. So, disclaimer, may mga areas po na mahirap patayin ang kurikong, may mga areas po na mahirap patayin ang hoppers dahil naglilipat-lipat lang po ang insekto. Meron pong i-sprayin mo ngayon, mamamatay sila, pero may panibagong dumadating galing po sa ibang area. So ang tawag po doon, sila po ay nagtatransfer lang sila o lumilipat sila mula sa ibang farm. So kahit mapatay natin sila,
Doon sa ating area, meron at meron pong mga dumadating mga ka-farm. So, kaya ang ginagawa po natin sa mga ganun pong area ay sinusubukan po natin na tayo po ay sumabay sa karamihan, or kung hindi po, ay talaga pong medyo mahirap po ang magiging labanan. So, may mga areas na mahirap patayin ng hoppers, subalit umaatake sila sa panahon po ng critical stage. Kapag sila po ay umatake ng critical stage, ay medyo mahirap po silang patayin kung gagamit po tayo ng mga lason po na hindi po angkop. Pwede po natin silang patayin sa ating pong sariling pamamaraan, pero pwede pong ma-damage ang ating mga butil at pwede pong makasama sa kalusugan ng ating pong mga spray man. So, ulitin ko, marami pong magagaling na lason sa merkado na kayang pumatay ng kurikong at hoppers, pero maaari pong makasama sa kalusugan ng ating pong mga spray man. Maaari din pong makapinsala sa ating mga alagang hayop. Kaya lagi po tayong mayroong kaukulang pag-iingat. So, ayan. So, ito po yung ating pong 114 days. So, tayo po ay kukuha ng bunga mula po sa magkakaibang sanga. So, ayan. Dito, kukuha po tayo dito ng isa. Ayan. Kukuha po tayo sa magkakaibang sanga, sa magkakaibang puno, na atin pong susubukan na ilagay po sa tubig. Ayan. So, susubukan po natin ilagay sa tubig. Ayan. Para malaman po natin kung siya po ay matured na. Ayan. So, kailangan po, kapag nilagay po natin ito sa tubig, siya po ay nakalubog na, mga ka-farm. Ayan. So, at yan, naandyan po ang atin pong boss. Ayan, padating po siya. At tayo po ay magta-trial dito ngayon, mga ka-farm. So, ito po, susubukan natin ito kung ito po ay lulubog na sa tubig. So, tayo po ay nandito ngayon para i-test po natin yung maturity ng atin pong mga bunga ng mangga. Ayan. So, Kuya Talyo, morning, pasuyo ako sa iyo. Ayan. Patanggal ng ano, patanggal ng balot yung isa. Ayan, yan po si Kuya Talyo, ang atin pong bantay dito. Papitas na, papitas na. Pitasin mo na, ayan. Ayan. So, tingnan, itsura. Yung balat. Ayo. Ayun, hindi yung kabila, yung kabila. Tinan mo yung kabila, yung ilalim. May gas-gas. Konti lang. Ah, konti lang. Ayan. Sige, ilagay mo sa tubig. Ayun. Lubog na po siya, mga ka-farm. Ayan, isa pa. Isa pa. Ayan. Titingnan po natin. Ayan. Isa pa. Lagay po natin. Ayan. Lubog na rin po, mga ka-farm. May konting lutang. Ayan. Isa pa. Ayan. So, dito po natin malalaman kung ilang percent na po ang maturity ng atin pong mga bunga ng mangga. Ayan. Ayun. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo po, mga ka-farm, yung dalawa po ay lubog na at ito pong isa ay medyo nakalutang pa. Ayan. So, ito po yung ating 114 days. So, ibig sabihin, lamang na po yung matured ang bunga ng atin pong mga mangga. So, sa ganito pong sitwasyon, pwede na po itong simulan ng pag-harvest. So, ito po yung ating tatlong piraso. Yan. Na kinuha sa magkaibang puno. Yan. Na magkakaiba din po ng sanga. Ayan. Ito po ay live ko pong kinuha sa bawat puno. At isinare ko po sa inyo. Siyempre, with Tatay Talyo. Tatay Talyo, kaway. Pahawak ng mangga. Are. Ayan. Hawaki. Yan. Isa-isa. Pakitahin ng isa-isa yan. Yan. Ito pang isa pa. Ayan po. Ayan. Isa pa. Yan. Ito po. Ganito po. May gasgas po ng kaunti. Pero dahilan lang po yan sa sanga. Yan. Pag natanggalan ng balot. Ito pa yung isa. Yan. Okay naman po siya. May konti lang po na gasgas. Pero good pa rin po siya, mga ka-farm. Ayan. So, yan po yung ating mangga na 114 days today. So, ito po ay mag-average ng 3 piraso po ay 1 kilo. So, ayan.
Yung ganyan po na size ng mangga natin ay nag-average po yan ng 3 piraso po ay 1 kilo. So, ayan. So, at yun nga po, katulad po nung akin pong sinabi sa inyo, lahat po kayo ay i-update ko sa atin pong mga magiging activity dito. At yun, possible po bukas mag-partial harvest yung atin pong kausap na buyer dito, si Tatay Cesar Pisumbal. At tayo po ay gumawa ng trial para malaman po natin kung mature na po ba o hindi ang atin pong mga bunga. Dahil tandaan po natin, hindi po lahat ng nabubuong bunga ay sabay-sabay ang maturity. Depende po yan kung alin ang naunang bumukas sa bulaklak at kung alin po ang nauna na nabuo po ng mga butil. So muli, happy farming and stay healthy. God bless po sa ating lahat. Sana po'y nakatulong sa inyo ang update na ito. At ipapakita ko po sa inyo lahat na magiging resulta dito. Yun pong mga mixing na ginamit natin mula po sa demo ng UPL, mula po sa demo ng atin pong sariling protocol, at mula po sa demo na ginagamitan po natin ng atin pong mga alternative na medisina at chemicals. Yan po ay ipapakita ko po sa inyo. Yan pong mga mixing na yan ay hindi ko po ipagkakait sa inyo after po ng harvest na ito. Dahil tulad po ng sabi ko, ito po ay ibabahagi ko sa inyo after po na matapos ang resulta ng atin pong magiging demo. God bless po. Happy farming and stay healthy. Maraming salamat po at sana po patuloy po ninyo akong suportahan sa akin pong advokasya. Ito po ay hindi po pang sarili kong kapakanan. Ito po ay aking paraan ng pagbabahagi sa akin pong lahat ng mga solid na mga kaparm. Magamat ako po ay isang small-time vlogger, nais ko pong ipaunawa sa inyo na ako po ay hindi po sumusweldo sa aking channel para lang po gawin ko po itong hanap buhay. Kung dadating po yung time na ako po ay makasweldo sa channel ko, ito po ang magiging puhunan ko para ako po ay mas makatulong sa inyo. At hinihiling ko po, kung ako man po ay humihingi ng advisory fee sa akin po mga kliyente, ito po ay nagsisilbing source of income ko upang sa panahon po na ako po ay nakatutok sa inyong mga area ay maibigay ko po ang mga tamang pangangailangan ng aking pamilya na hindi naman po sobra katulad po ng hinihingi ng iba. Tandaan nyo po, ang inyo pong kaparm ay hindi po isang eksperto. Hindi rin po ako perpekto, pero pagdating sa mangga, ang inyo pong kaparm ay hindi na po bagito. Ang protocol ko po na ginagamit ay tanging sarili ko pong kaparaanan, sarili ko pong pag-aral, at ito po ay hindi ko po binuo sa loob lamang ng maghapon at magdamag, mga kaparm. Muli, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat. Siyempre, sa boss ko, kay Boss Gani, salamat po sa pagtitiwala at sa 100% na suporta. Makakaasa ko po, walang iwanan, mga kaparm. God bless po. I love you all.